Okay! Hello, hello po sa ating lahat. Maganda-magandang gabi po. I'm J. Lord Casalia and I'm a motivator, leader, coach, teacher, friend, and kuya, and a fellow learner dito sa ating mga Wisdom Mula kay Teacher Bes, syempre sa ating Wisdom Channel. I'm a disciple of Dr. John Maxwell and a graduate of Million Leaders Mandate mula po sa Equip. And ngayon pong gabing ito, napakaganda na naman po ng ating pag-uusapan. But before that, I would like to extend my greetings sa lahat po ng ating mga friends na nandito na ngayon. Ayan, mga Wisdom Mula kay Teacher Bes was made to help you grow and become a person, a kind of person reaching the highest potential to the wisdom God gave you. We aim to raise an army of leaders who are responsible and godly, equipped to lead in schools, offices, business, charity groups, and even in the corporate. We are on the fourth premiere. I'm sorry, that's ninth premiere na pala. Yeah, ninth premiere na po ng ating mga videos, and they are really performing well, and we are able to reach Filipinos here in the Philippines and even outside the Philippines through our mentorship program. We are able to reach 800 plus na po ng ating mga followers sa Facebook at some 150 of our subscriber po sa ating YouTube. Maraming salamat po, and help us spread the word para po marami ang makapakinig at makaalam nitong ating mga tips para sa buhay mula sa mga wisdom mula kay Teacher Bes. Ayan, okay, basahin muna natin ang ating question of the day. Ito po ang ating question of the day. Alalahanin mo ang mga test na pinagdaraanan mo ngayon as a leader. Paano ka nagre-respond sa mga ito? Medyo heavy, ano po? Hashtag relate po talaga tayo pag nag-comment ang ating mga fellow learners, fellow mga ka-wisdom na talagang punong-puno po naman talaga ng wisdom sa pagko-comment. Paki-comment lang po, pakilagay lang po sa ating comment box sa ibaba ang inyo po mga insights sa mga responses ninyo sa mga pinagdaraanan ninyong mga test as a leader. Okay, bumasa muna tayo ng mga pagbati, and we're shouting out sa lahat ng mga masisipag natin, very ito pong mga fanatics natin na laging nakasubscribe sa ating mga Wisdom Mula kay Teacher Bes. Shout out and magandang gabi kay Sir Romel Caneda mula dyan sa Bohol. Hello po. Ayan, ang ganda po ng office mo, nakakatuwa. Okay, kay Ma'am Lizelle Rigor, kay Ma'am Benitez Jansel, okay. And kay Ma'am Minerva Montemayor, shoutout din po at magandang gabi. Kay Ma'am Susan Segura, kay Ma'am Rosal Sarquinia, kay Vance Cabanos. Okay, hello po Ma'am Vance. Kay Ma'am Maricel Castaneda, kay Ma'am May Cordero, at kay Ma'am Elisa Calma. Hello po at magandang gabi po sa inyo dyan. Okay, shoutout din at magandang gabi sa iba pa nating mga friendly friends na nandito rin.
nanonood si Diche. Ayan, si Diche Alona, Natividad, hello po. Magno, magandang gabi po sa inyo dyan. Hoping you are safe. Kay Mimi Kanda, hello po. Ayan, kay Jenny Lynn, at saka kay Mark Joseph Samonte na ating mga avid viewers. Hello po sa inyo. Kay Kuya Rick Cruz, kay Kuya Rick dyan sa Kainta, hello po. Kumusta rin po at regards sa iyong wifey? Okay, nanonood din ngayon ang aking kapatid at ang kanyang asawa Jeremy and Vance Casalia. Hello po dyan sa inyo sa Binyan. And also ang aking kaibigan si Ate Honey Kires dyan sa Kalamba. At sa mga taga World International, hello po sa inyo. Kay Archie Blancada, hello. Kay Ray Pink Margelino, magandang gabi. Also narito rin at nanonood si Lani Hermo, si Gerardo Nagimbing. Sir Gerardo, hello po. Kay Ma'am Alice Aparese na nang stalk ka, mama, nung last week ka, talagang nilalike mo lahat ng mga posts natin sa mga wisdom mula kay Teacher Bess. Salamat po, salamat po. Kay Ma'am Agnes, kay Green Lady, namimiss ko na mga comments mo sa ating mga videos. Hello po. Kay Ma'am Marie Ruth De La Cruz na nag-celebrate lang nung isang araw ng kanyang birthday. Belated po. Happy birthday. Kay Ma'am Lilibet Canas na nandito rin sa Cebu. Hello po. Hoping na nagpa-flatten na po ang curve dyan. Okay. Magandang gabi din po at happy viewing kay Ma'am Josie Miss Lai, kay Ma'am Nilda Lagunilla, kay Ma'am Clemencia Maravillosa. Hello po. Kay Ma'am Cyril Paga na nandyan din at nanonood. Siyempre, nanonood din ngayon ang aking asawa, ang aking magandang asawang napakagaling kumanta si Joanne. Hello po. Hello, mahal. Ayan, nasa kabilang dingding ka lang. Okay. Okay. So, balikan natin ang ating question of the day. Ayan. Alalahanin mo ang mga test na pinagdadaanan mo ngayon sa leadership. Paano ka nagre-respond sa mga ito? Paano nga ba tayo nagre-respond? And let's read on some of the letters, some of the comments that we have received sa ating mga wisdom mula kay Teacher Best Post. Well, basically, ina-advance natin itong mga posting na ito para talagang nakakapag-isip kayo ng magandang mga comments na gusto nyo pong i-shoutout dito sa ating channel. Okay, basahin muna natin ang sabi ni Ma'am Tina Wang. Ayan, si Ma'am Christina Wang. Sabi po niya, trial should be dealt with calmness. Ayan, kailangan daw kalmado tayo. And grace. Usually, I weigh things out, but ultimately, we do that. We do what is right. Whatever is pure and noble, and that is what we think on. Ayan, so talagang malalim ang hugot ni Ma'am. And hashtag relate po tayo. Also, nag-comment din po si Sir Mark John Samonte. Ang sabi niya, ang test ko po ngayon as a leader is how to be more wise sa pagbabudget. Okay, mahirap kumita sa panahon ngayon. And kailangan mo mag-isip at mag-pray mabuti kung saan ilalaan ang pera na hawak mo. Hindi pwede puro gastos na lang po. Agree! Hashtag relate, relate, relate. Ayan, talagang dahil po nasa pandemic tayo, kailangan wise po tayo sa pag-manage ng ating resources. Okay, sabi naman po ni Ma'am Jessie Manipon, as a leader or upline, in my company and my previous company, one of the great challenges for me is how to handle downlines from all walks of life. Ayan, iba-iba po talaga ang personality kasi ng ating mga subordinates, sa ating mga downlines. There are different mindsets and varying attitudes. I try to understand why they are like that. In other words, I empathize with their situation. I also educate, may mga capital letters siya dito, ine-emphasize. Empathize, educate them in terms of skills development and need that's needed for the business. I try to help them strategize with their team to achieve their goals fast, but most challenging is to practice mental diet. Whew! Bagong concept to, mental diet, or having a real long, long patience with them. Yung pala yung Jetta, Jetang Jetta ka sa iyong patience. Hashtag relate, hashtag galing, galing, galing. Ayan, okay. Building relationship is also important. Challenges are part of leadership. Just enjoy the process, especially now we are in a new normal leadership. Ayan. Salamat po sa inyong new normal idea and insight. Okay.
Sabi naman po ni Roderick Principe, ni Pastor Derek, ayan, sabi po niya, dahil sa pandemic at walang physical gathering, mahirap para sa akin ang i-gather ang mga tao na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. At dahil kailangan pag-aralan ang virtual platform para magkaroon ng connection sa mga taong kinakailangan ng iba yung pag-aaral ng new normal na ating kinakaharap. Ayan, so adjustment po talaga itong proseso na ito. Ang isang magaling na leader ay kinakailangan magkaroon ng apat na C. Ayan, ano ba itong apat na C mula sa iyo, Pastor? Sabi niya, competence, communication skills, consistency, and character. Ang competence ay tumutukoy sa kakayanan ng isang tao sa kanyang larangan. Ang communication skills naman ay tumutukoy sa kakayanan ng isang tao na ibahagi ang kanyang ideya. Mahalaga rin na maging consistent ang isang tao para maituring na isang magaling na leader. Makikita rin umano sa character ng isang tao kung siya ay isang magaling na leader. Doon mo madedefine kung okay na leader ba ito o hindi hindi na magaling na leader ito. Okay, kaya ikaw ay nagiging magaling na leader dahil ikaw ay may emotional management discipline. Woo! Galing po nun. Salamat po sa inyong idea. Mahalaga ang leadership dahil hindi ito makakalimutan ng mga taong natulungan ng isang leader. Makakalimutan ng mga taong natin kung ano ang mga accomplish natin sa buhay. People will forget what we have accomplished for ourselves, but they will never forget what we have done for them. Touching, talaga naman pong tagos. Hashtag relate, hashtag tagos sa puso. So maraming salamat, Sir Derek. Ayan, patuloy po tayo mag-comment ng ating mga insights sa ating question ngayon. Alalahanin ng mga test na pinagdaraanan mo ngayon nasa leader and paano ka nagre-respond sa mga ito. Don't forget to subscribe sa ating mga Wisdom Mula kay Teacher Best Facebook account. Nandyan po ating notification, schedules ng ating mga live stream and premieres, schedules ng mga announcements natin. And para po ma-encourage kayo, meron po tayong mga videos na nandyan po. Also, in our YouTube account, mga Wisdom Mula kay Teacher Best, nandun din po ang lahat ng mga videos, very short. In less than 5 minutes, mapapanood mo ito para meron kang daily guidance in 2 months long kasi 60 plus na yung mga videos na nandoon natin. And nandoon na rin po yung ating mga premieres na ginawa dito in the past 8 weeks. Nandoon na po sa ating YouTube account. Kung gusto niyo pong i-share dahil hindi niyo na po makita sa ating Facebook account, pwede niyo pong puntahan yung ating YouTube account so you can watch and repeat again the past topic that we have had na hindi mo po napanood. So meron po tayong playlist na pwede mong i-play buong araw para buong araw ka nakaka-receive ng ating mga insights dito sa ating Wisdom Channel, mga Wisdom Mula kay Teacher Best. Ayan, so nakapati na tayo at nabasa na natin ang question of the day. We will be going to proceed with our discussion ngayong gabing ito. So let's hang on and let's listen to our topic for the day. Hello, good evening. I'm glad you made it today. And our topic is leadership test. Ayan. So, nearly every moment of our life is a test. Totoo naman yon. Sa lahat ng dako ng ating buhay, lahat ng yugto ng ating buhay, nakakaranas tayo ng mga pagsubok. There are what we call season of testing that can be identified, understood, and passed if we are alert. So, kung may magagawa po tayo, hindi po hopeless na dahil marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan ay magi-give up na po tayo. There's no reason for that. Kasi as a leader, ito pong mga seasons of testings ay talagang dumadaan. Katulad ng iba't ibang mga panahon na mayroon po tayo. Mayroong tag-araw at meron din ng mga tag-ulan. Meron ding panahon na mga pagsubok tayong nararanasan. Leaders experience greater scrutiny, testing, and judgment than followers. And basically, that's because we are on the front line. We are the frontliners. So dahil tayo po ay nasa unahan ng laban, dahil po tayo ay mayroong mga pinagtatagumpayan sa ating buhay, higit kanino man tayo yung unang nai-scrutinize, tayo yung unang natetest, tayo yung unang na-judge. And you think about this, tests are all common to us. Lahat po tayo ay nakakaranas at nakaka-experience ng mga tests sa buhay.
tests are basically given constantly in schools. Kaya naman po, nakikita natin yung relationship nitong mga bagay na ito na lahat po talaga nasusubok. Even in schools, there are tests. Even the products and appliances are being tested. For what reason? To know if they are capable, to know if they are credible to do that. And a definition of testing is this. Testings are an opportunity which challenges the leader to demonstrate his or her potential and maturity. So, ang mga pagsubok daw na ito, isang oportunidad sa atin para patunayan yung ating potential at yung ating maturity in the process. Kapag po tayo ay idinadaan sa ganitong mga testings ng buhay, ay napapatunayan lang kung tayo nga po ay talagang nag-grow na sa ating face bilang mga leaders. Okay, tests can reveal three truths. Ano ba yung tatlong truths na i-reveal sa atin ng mga pagsubok? Number one, inward poverty. This test reveals you have responded poorly and failed to act obediently. So kapag ka meron tayong inward poverty, ano yun? Yung kahirapan na pangloob. Okay, hindi tayo nakapag-respond ng tama. Hindi tayo nakapag-react ng maayos dun sa sitwasyon. And we failed to obediently follow the instructions that were given to us. So, nakakaranas tayo ng inward poverty. Yung second naman is the inward plateau. Ano ba yung plateau? Diba yung plateau, when you were rising, then suddenly you came up dun sa period na flat na. Okay, the test reveals you have not matured but became stagnant in your growth. Meron po tayong mga pagsubok na hanggang ngayon, pagsubok pa rin po natin, and sabi nga po, yung ibang mga problema dumadaan lang, pero yung iba tumatambay. Bakit? Kasi hindi pa po natin napapagtagumpayan. So, nakakaranas po tayo ng plateau sa ating growth. Na stagnant na po tayo dun sa proseso na yon. That's what we call inward plateau. Okay, the third one is the inward progress. So, kanina yung poverty and then plateau, and this is what we call progress. The test reveals you have grown and responded better than ever. Mas naging matured po tayo, mas naging grown up po yung ating mga decision, mas naging sound yung ating mga decision. So, we're experiencing progress in this area of our life. Well, there are truths about testings. Number one, we all experience tests at each stage of our growth. Sino po dito ang hindi nadapa ng unang sumubok na lumakad? Ang ating mga anak, di ba? Tayo din po, nung nagsisimula tayong lumakad, nadapa din po tayo. And we all experience these challenges at each level of our stages of our growth. Spirally upward yung direction ng growth. Anong ibig sabihin ng spirally upward? That even though you are moving to and fro dun sa mga phases ng buhay mo, paangat naman ng paangat yung level. It seems we are experiencing the same test but at a different level. Sasabihin naman, eto na naman yung pagsubok na to, na-encounter ko na naman. Okay, but you know what? You are experiencing the same problem but at a different level. It looks like tests are repeating but the situation is different at each height. So, kung na-encounter mo na yung pagsubok na yon at the beginning of your journey and then na-encounter mo na naman at several phases of your life, magkakaiba yon because you are moving upward, spirally upward. Second truth is our goal should be to pass every test. Ito po yung ating goal lahat. Malagpasan natin yung mga pagsubok. Unless you pass, you will repeat over and over. The reason why you are still repeating it is that you didn't pass it. So kung nandyan ka pa ngayon, nakapark ka pa ngayon, you're staying at the mount of your problem, you decide, are you going to pass this test so that you'll no longer go back to this situation in your life? Life always throws you back to those situations until you learn it and overcome. So, sinusubok tayo, are you coming up with overcoming that situation, overcoming the status quo of your life so that you could be able to pass this test? Okay, number three, tests always precedes promotion.
Lahat po ng test, pagkatapos niyan, may blessing. Lahat po ng test, meron po yung mga promotions. Okay, in the University of Life, that's the unique university that we are enrolled right now. In the University of Life, we are tested first before we learn the lesson. The difference in our schools, we have our lessons first and then test after. Pero sa University of Life, baliktad. Tinitest muna tayo saka natin natutunan yung mga lesson. The new perspective is, you should embrace this test that we are undergoing right now because there's a blessing after testing. The fourth truth about testing is that self-promotion and human promotion can replace divine promotion. There can be promotion always, but there's nothing to compare than when above promoted you. Ito po talaga hindi natin maikakaila. Meron po tayong mga artificial promotions. We promote ourselves, we self-promote ourselves, and there are always also distinctions of others to promote us, but the greatest promotion of all that we cannot compare to those kind of promotion I earlier mentioned is when the above promoted you. And fifth, just as a product is never used until it's been tested, so it is with us. Okay, kailangan kasi meron kang seal of approval. After we are tested, there's a guarantee seal. Kaya kailangan talaga masubok. Kasi pag nasubok, sukat. Okay, malalaman natin kung hanggang saan, mapapatunayan natin kung ano nga ba yung quality ng ingredients o ano yung quality ng pagkakahubog na ginawa sa iyo. So, just like this illustration, as a leader, we are undergoing some phases. Yung una, you need growth. Okay, nandun ka sa kabilang dulo ng island. Okay, and then there's a bridge wherein there's a progress. And that progress is the testing. And you know what? After the testing, there will be promotion. And then growth becomes visible kapag ka ikaw ay nasubok na. Ikaw ba ay mayroong pinagdaraanan ngayon pagkakataon mo ito para ikaw ay lumago? Yung mga animals na dumadaan sa shedding period, alam niyo po yung shedding period, ito po yung kung saan kumakapal po yung kanilang mga shelf, okay, yung kanilang mga covering, kagaya po ng crabs, kagaya po ng snakes, kagaya po ng mga shrimps, okay? Meron po silang covering and then sa katagalan kumakapal po 'yon, and then kapag kumakapal na, the next phase ay magluluno o yung tinatawag nating shredding. At kapag po nagluluno sila, it's a painful process kasi po unti-unting natutuklap, umaangat yung kanilang balat, okay? At then natutunaw at kailangan po nilang mag-escape out through doon kasi 'yun ang way of growth nila. Kasi kung hindi sila dadaan doon sa shredding, there will be no period of growth. Stunted yung growth ng mga animals na binanggit ko. The same way with us. Kapag po nandoon na tayo sa ating period ng na narating na po natin yung certain level ng maturity doon sa isang stage or isang phase ng ating buhay, kailangan po tayong mag-shred. Kailangan po tayong mag-escape out of that. And the only way is to painfully go through the process. Okay, meron pong 10 testings that proves leader's potential and maturity. And we're going to discuss the first. The first is the test of small things. Kapag ito po ang pinagdaraanan mo, this test comes to prove our faithfulness and potential for greater opportunities. So, ito po ang objective po nito ay mapatunayan ang ating faithfulness. Ito po ang purpose ay makita ang ating potential para sa mga oportunidad na dumadating. Before David became a giant killer, he started small. Paano po siya nagsimula as a small person becoming a giant killer? Nag-tend po muna ng sheep. Diba, nag-alaga siya ng mga tupa, inutos-utos siya ng kanyang tatay, ng kanyang mga kapatid. Kung nandun ka man sa period ng buhay mo na medyo nagsisimula ka sa maliliit at mga menial task, well, I tell you are on the right path. Dahil bago maging malaki ang mga bagay, nagsisimula ito sa maliit.
tiyagain mo muna kung maliit ang simula. Diyan naman talaga nagsisimula ang lahat. Sabi nga po nung kasabihan, ang mapapagkatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. So kung ang nararanasan mo ngayon ay parang malayo patungo sa iyong pangarap dahil ang ginagawa mo ngayon ay mga menial task lang, well, I tell you are undergoing this test, the test of small things. Are you still keeping yourself faithful to the process despite you're not seeing greater turnout dun sa mga efforts na ginagawa mo? Be faithful. And you know what? Maraming opportunities ang darating sa buhay mo. The second test that we're undergoing is the motivation test. Ano ba itong motivation test? This test comes to the one who is doing right to examine why they are doing it. Okay? Ang motivation test ay para dun sa mga taong gumagawa ng tama at sa gayon ay sinusubok para makita kung bakit nga ba nila ginagawa ang ginagawa nila. You are, in this test, you're answering the big why of your life. You know that the world wants to know your motive, kung bakit mo ginagawa ito. Sa krisis na nararanasan mo ngayon, para kanino ka babangon? Ito po ang tanong na kailangan natin sagutin. And when we try to answer kung para kanino tayo babangon ngayon, kung bakit tayo babangon ngayon, bakit tayo magra-rise up in our current situation, that will be your motivation. And so we call this kind of test motivation test. The third test is the steward test. Okay, ano naman tong steward test? This test proves how strategic and generous we handle the resources we presently control. Sabi po ng God kay Moses, what's on your hand right now, Moses? Ano daw po yung nasa kamay ni Moses? Ang sabi niya, a staff. Okay. Ibig sabihin, tinatanong tayo ng taas, ano ba ang pagmamayari meron ka ngayon sa iyong mga kamay? Lahat ng mga resources na pinagkatiwala ako sa iyo, how are you strategic and generous in managing those resources? Pag sinabi natin strategic, that's useful handling. Gaano ka tayo ka-epektibo sa paggamit? Na sa pagtrato sa mga bagay-bagay na nasa atin na ito'y kagamit-gamit. Okay, yung strategic, ang ibig sabihin ay useful handling. And yung generous, ito naman yung wiseful handling. Okay, ano ibig sabihin ng wiseful handling? Kasi maraming paraan ng pag-manage at pag-control ng mga bagay-bagay, ng mga resources na nasa atin. But you know what? There's a difference between being wiseful doon sa paggagamit na yun. And that's generosity. The only way to wisely handle these resources is by being generous. Okay. In different ways to manage our resources, meron tayong paraan. Okay. May kaparaanan tayo. Okay. Yung una, we can waste it. At ang tawag dito, this is the unwiseful spending of the resources. Okay. We can save it. Pwede po nating i-save yung mga resources na nasa atin. Pwede na natin itong i-invest para ito ay maging kapital natin, itong mga resources na ito, para ito ay ma-multiply natin in the future because we're investing it for something useful. We can give it, and that's the generous way of handling the resources, and we can spend it wisely. Ito po mga options natin kung paano natin gagawing kapakipakinabang yung ating mga bagay na nasa ating mga kamay ngayon. So if you're undergoing with this kind of test, tinetest lang yung strategy and generosity mo kung paano mo i-handle yung mga resources na nasa kamay mo ngayon. The fourth test of a leader to prove his potential and maturity is the what we call wilderness test. Okay, this test comes when you're spiritually dry to reveal your potential for change and growth. Okay, spirituality in a more layman's term, ano ba ito? Kasi laging natin kinoconsider yung concept, yung misconception na yung ating spirituality ay laging nakatie up sa religiosity. Well, it may be applicable and interchangeable for some time, but you know what? Yung spirituality may also mean
na ito yung ating mga purpose sa ating buhay, ito yung ating mga vision, ito yung ating mga dreams sa ating buhay. Nakakaranas ka ba ngayon ng spiritual dryness? Na-experience mo ba na parang, bakit ganito? Parang walang kabuhay-buhay patungo dun sa pangarap na aking gustong maabot. Parang nawawala na ako ng pag-asa, nauuhaw ako, napapagod ako. And it seems that I am surpassing the deserted place in my life. Kaya po yung deserted ay kinonote or ang etymological root niya ay yung desert. Kasi po yung desert ay walang buhay. Yung desert ay totally dry. Yung desert ay halos lahat ng mga tao umaalis doon at hindi sila nananatili doon sa deserted place o desert place ng kanilang buhay. Are you coming up with a period of spiritual dryness or vision dryness, dreams dryness, okay, o kaya purpose dryness in your life? Are you experiencing the dark nights of a leader wherein parang nangangapa ka, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo? You might be in the wilderness test of your life. So I would suggest that you examine your leadership status right now. If you are undergoing the wilderness test, hanapin mo kung saan nandun yung source ng water. Okay, number 5 is the credibility test. Ano ang purpose ng credibility test? This test displays our ability and integrity to see if we compromise under pressure. So, dahil sukatan ito ng credibility, kapag ba merong nararanasang tension, kapag ba meron tayong nararanasang mga pressure sa ating buhay, tayo po ba ay nagko-compromise? Gini-give in po ba natin? O tinitrade off natin yung ating mga prinsipyo, yung ating pinanindigan? And we are jumping in the bandwagon dahil natatakot ka na maging unpopular yung decision mo. Natatakot ka as a leader na ang iyong gagawin ay posibleng makriticize ng marami. Well, if you're a leader who's undergoing the credibility test, I would say things might be tough right now, but you hold on to your principles. Under compromise, under pressure, you should have the ability and the integrity. What's the integrity? Integrity means being transparent to your words and to your action. That despite there are pressures that you are experiencing right now, huwag kang bibigay, huwag kang magi-give in. Ayan po yung ating credibility test. Now we go with the 6th test a leader encounters throughout his journey in leadership, yung authority test. Ang authority test naman, this test comes to expose your attitude. Well, basically, lahat naman po talaga ng test, ine-expose talaga kung ano po yung substance sa loob natin, ano? Tinitingnan dito ngayon yung ating attitude at saka yung willing submission natin towards the God-given authority. We might be against the president. We might say, I have something against this senator. I have something against this congressman. But you know what? The authority test is exposing your attitude and your willing submission dun sa mga authority na ibinigay sa iyo. Do you put yourself undercover? Ano ba ibig sabihin ng undercover? Well, alam niyo po yung eagle at saka yung kanyang mga inakay in the nest. Kapag po bumabagyo at malakas po yung hangin at malakas yung ulan, kapag po ibinuka nung eagle yung kanyang pakpak dun sa kanyang mga inakay, no matter how bad the situation outside, dun po sa loob, catered, okay, may warm, mararamdaman mo yung love, mararamdaman mo yung protection dahil na andun ka. Under the authority test, if you are going to submit to God-given authority, you will feel the protection, you will feel the warmth, you will feel the support, you will feel the covering that is given to you. Ang tawag po dun is undercover. Are you putting yourself undercover from the protection of the God-given authority that was endowed to you right now?
So the keyword here is obedience and willingness to submit regardless. Minsan hindi natin mapaliwanag kung ano nga ba ang kalooban, ano ba ang motibo ng leader, kung bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay. Because there's what we call leader's bias. May ibang pagtingin ang leader sa sitwasyon na ito. And what you need to do is just to submit yourself and commit yourself to following and to being obedient dun sa mga will, as we know, in the process, because they are God-given, yung greater good pa rin, yung magta-triumph at the end. The seventh test is the forgiveness test. Ano naman, ang bibigat ng mga topics, no? Medyo merong kirot sa ating puso. Well, the objective of this test, the forgiveness test, is it comes to show we are really offended and we are ready to forgive others. Sa totoong buhay po, we can all be offended. Lahat po tayo, makakaranas po tayo at a certain part of our life na ma-offend po tayo ng ibang tao. And that's reality. Yung pagtanggi mo na hindi ka na-o-offend, yung pagtanggi mo na hindi ka masasaktan at a certain period of your life, well, you are proning yourself to greater hurts. We need to admit that we are offended. And as you are quick to admit that you are offended, be quick also to forgive. Ito po yung forgiveness test. We need to be proactive and not reactive in the situation. Hindi po tayo inaasahan na magre-react. Because when we give, as a leader ha, when we give in on emotion, yung emotions natin ang nangibabaw as a leader, nawawala po yung effectivity natin as a leader. We need to rise above the situation. We need to be able to delay judgment and study the situation right now. Alam niyo po ang ibig sabihin ng forgiveness? May tatlong statement po yan. Ano ang tatlong statement ng forgiveness? Ang una, inaamin ko na nakagawa ka ng kasalanan sa akin. Ang ikalawa, pinapatawad kita. Pero itong ikatlo, pinakamatindi. At inihahanda ko na ang sarili kong saktan mo akong muli. Kung hindi ka daw nakarating dun sa pangatlong statement, hindi ka patunay na nagpatawad. So ano nga ulit yun? Yung ikatlo, inihahanda ko na ang puso kong saktan mo akong muli. Are you quick to forgive once you realize that you are offended by somebody? This forgiveness test you are undergoing right now might be hard for you. You might experience that life is unfair because you're giving yourself, you're giving all the resources, you're giving your time, you're giving your heart, you're giving your mind to your people, and yet these people still offends you. Are you ready to release forgiveness to them? Resolve po natin ito. The eighth test, okay, is the warfare test. Ano naman po ang objective ng warfare test? This test exposes your ability to stand when you are in God's will and experience adversity. Ayan. So, meron po tayong crucial point or crucial situation right now, but we know we are in God's will. Alam mo, kalooban ng langit yung nararanasan mo ngayon, and you are experiencing adversity despite the situation na ginagawa mo yung tama, ginagawa mo yung moral, ginagawa mo yung karapat-dapat. You're experiencing adversity. We call that warfare test. You need to stand firm. Okay, stand firm even though the tough gets tougher. During this period, you might be making decisions, making unpopular walk. Ano ibig sabihin unpopular walk? Everybody say this is the way, but you chose the unpopular way. Yung ikaw lang mag-isa naglalakad. But keep on walking and staying and keeping firm when everybody is quitting. Okay, ito po yung warfare. Ipaglalaban mo talaga yung iyong nakita na karapat dapat gawin as a leader, karapat dapat na decision as a leader. And the ninth test is the test of time. Ouch! Okay, this test reveals the quality of your work based on opportunity and longevity. Okay, so ito daw test na to, nagre-reveal ito ng kalidad ng iyong ginawa. Gaano ba ka
kabisa ang iyong trinabaho, ano ba ang substance, ano ba ang kalidad ng iyong natapos, okay, ng iyong output. At ito, sinusukat ito on the opportunities that are coming and longevity. Ibig sabihin, mahabang panahon. Time is the greatest litmus test of sincerity. Ang ganda, no? Ulitin ko, time is the greatest litmus test of sincerity. Kung gusto mong masukat yung sinseridad ng isang tao, panahon lang ang makapagsasabi. Sino po dito yung alam yung batas ng mga farmer? The law of the farmer. Alam niyo po ang law of the farmer? Dito po sinusubok yung art of waiting. Yung gaano po tayo katsaga na maghintay. Dahil alam na mga farmer na kapag sila ay nagtanim, hindi agad-agad aani. Alam na mga farmer na kapag sila ay nagtanim, hindi po sa isang araw, sa isang linggo ay makikita na nila ang outcome. There is the gestation period. There is a certain process that must need to undergo. Buwan ang hihintayin. Tag-init at tag-ulan ang mararanasan bago maranasan yung pag-ani. At kung minsan pa nga may bagyo sa panahon ng pag-ani. But you know what? Ang naghihintay ang nagtatagumpay. Okay, ito yung test of time. The tenth test that actually this is the most crucial, the most excruciating part or phase of a leader. Okay, ito yung tinatawag nating lordship test. This test occurs in one area of your strength. Okay, hindi po tayo sinusubok sa ating kahinaan. Sinusubok po tayo sa ating kalakasan. You find it difficult to trust God because this is your expertise. Okay, in this test, it reveals your heart's response to whom or what has the final authority in your life. Pag ito pong lordship test na ang ating naranasan, alam niyo po yung sabi po natin lagi, madaling mag-lead sa area of your strength. Madali po talaga dahil effortless eh. Kahit wala kang gawin, naturalesa, giftedness mo yung area na yun. Kumbaga, kung yung iba nangangapa dito at kailangan pa mag-effort dito, pag ikaw, natural lang, smooth ang flow. Pero dito sa smooth flow, meron din palang testing. Dito rin pala sa area of expertise, meron siyang testing. Okay, ano po ang sinusubukan dito? Puso. It's a puso issue. Okay? It's a heart issue. Paano po tayo magre-respond? Kanino at saan? Sino ang merong final authority sa ating buhay? Nandito ka ba sa test of lordship? Nandito ka ba doon sa punto na ikaw ay magaling pero wala kang napupuntahan? You might be in the situation na kagaya ng isang bangka. Ikaw ay nakasakay doon sa bangka, sagwan ka ng sagwan, at alam mo, magaling kang magsagwan dahil matagal na ang karanasan mo sa pangingisda at matagal na ang karanasan mo sa pag-conquer ng mga uncharted seas. But you know what? Sagwan ka ng sagwan, pero hindi ka lumalayo. Ginalingan mo na dahil alam mong kayang-kaya mo ito, pero hindi ka lumalayo. The very reason is nakatali ka pala sa puno. This might seem to be a joke, but that's what life is. Minsan nandun ka sa area of strength mo, sa area of expertise mo, pero wala kang masyadong napapatunayan. Well, surrender is a key. Are you being tested right now? Are you tired and hopeless? Are you feeling alone and dark at this moment? You might be in the crossroad and you need to decide. You might be in a dead end right now and you're wanting somebody to help you out of that situation. You might be in the lordship test. Well, I tell you, surrender is the key. Until we learn to admit our mistakes and shortcomings, until we submit ourselves to the greatest authority, we will be trapped in this maze of life. You don't need to escape because there's a door where you can open to get out of there. And the only way and the only key is to surrender. Can I pray for you right now? Mabigat po yung ating pinag-usapan at mabigat din po yung kailangan desisyon na gawin natin sa lahat ng 10 tests na to na ating pinag-usapan.
At kung ikaw ay nasusubok ngayon, hayaan mong maipanalangin kita. Pwede ba tayo ay pumikit? Sandali. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this topic that we have this morning. Salamat po for giving us the wisdom, the knowledge, in order to understand the test that we are experiencing right now. You're providing us a way out and you are inviting us to a door to get out of our situation. Pwede ba kapatid, sumunod ka sa panalangin na ito? Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala sa iyo. Sa lahat ng aking narinig, nakita ko ang aking sarili na mayroong mga kakulangan at nangangailangan ng tao o sitwasyon na makakatulong sa akin para ako'y makaalis sa aking pinagdaraanan ngayon. I am asking your help, God, right now. You are the only one who can help me get out of this situation. I trust you. Today, I am making the most important decision in my life to surrender to you and make you my God and my Savior, my personal Savior of my life, because I cannot get out and I need a Savior to save me in this kind of situation that I am right now. Write my name in the book of heaven and help me walk in the newness of life that you have offered to me today. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. At kung ikaw man ay may pinagdaraanan ngayon, don't hesitate to contact me, to PM me. Okay, o di kaya mag-comment ka dito para ikaw ay maipanalangin namin specific dun sa pinagdaraanan mo ngayon. Okay? So I hope may natutunan po tayo ngayong araw na ito. Once again, dito sa ating mga wisdom mula kay Teacher Bess, sa ating wisdom channel, maraming salamat sa inyong pag-support at sa patuloy nating pag-antabay at pag-panonood nito mga ganito mga topics natin. And maybe this topic is really awesome and really helpful to you. Pero alam mo, out there, meron din mga nangangailangan ng topic na ito. Maaari mong i-share o maaari mong i-send in private sa mga tao yung ating edition ng ngayong linggong ito, ngayong gabing ito, para mapanood din nila at magkaroon sila ng pag-asa. So what's next sa ating topic dito sa mga wisdom mula kay Teacher Bess? The next is security or sabotage. Ayan. How emotional insecurity prevents effective leadership. Ayan. So talaga namang medyo inaano na tayo, ano? Dinidil na tayo dun sa puso. Puso issues tayo ngayon. So are you going to provide security or going to be sabotaged by your emotion, by your wrong emotion? Paano po natin mare-resolve ang mga wrong emotions na to and emotional insecurities natin sa buhay? Okay, alamin natin yan sa susunod na linggo, alas 7 ng gabi. Kita-kita ulit tayo dito sa mga wisdom mula kay Teacher Bess. And don't forget to subscribe our mga wisdom mula kay Teacher Bess YouTube channel at ang ating Facebook na mga wisdom mula kay Teacher Bess. Ayan. And sana po, share po natin ang mga videos natin dito. And once again, kagaya laging sinasabi ni Teacher Bess, the best is yet to come. Bye-bye! Good night and keep safe always.